sakit ulit yung balikat ko, babe. Actually, yung buong likod ko na. Masahihin kita. Huwag na, babe. Magpapa-appointment ako sa wellness spa. Papamasahe ako. Huwag ka nang pumunta doon, babe. Ako na lang mamasahe sa'yo, ha? Kung ako ba yung ginagawa sa'yo, o mas masarap pa to. Kasi may kasamang pagmamahal. Bakit, babe? Wala. Ikaw naman, pinatulan mo pa si Berna, alam mo namang may attitude yun. Diba? Nangako ako sa'yo na ipagtatanggol kita. Baka nakakalimutan mo, may warning na ako dito. Isang pagkakamali ko na lang, matatanggal na ako. Uy, Ange! May customer ka dun ah. Suki mo daw, lalaki. Hello, wellness pa? Pwede ba magpa-schedule ng appointment kay Ange? Sir, ano kung gusto niyong pressure? Hard, soft, or moderate po? Ikaw. Ikaw ang gusto ko. Bitawan mo ako! Wala ganyan dito! Kumagawa ng ganyan! Sir! Bakit? Sino? Bakit? 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 Ano ang hihakang babae ka? Mag-arte-arte mo, nag-extra service ka naman! Sir, hindi totoo yan. Hindi totoo yung binibintang nila sa akin. Sabi ko na nga ba, pinuntahan mo na naman yung babae na papasahe sa'yo, nag-o-offer ng extra service! Walang hiya ka? Tama na. Alam namin, di mo kayang gawin yun. Oo naman, Ange. Mas naniniwala naman kami sa'yo kaysa naman sa lalaki yun. Akala niya siguro makakaisa siya sa'yo. Salamat sa inyo. Talagang hindi ako papayag sa balak niyang gawin. Lalabanan ko siya. Hindi ko lang talaga inasahan na magagawa sa akin yun. Totoong sinasabi ko! Nagbibigay ng happy ending ang mga masahista niyo dito! Ang bigat ng binibintang niyo sa tao namin. Hindi ako basta-basta naniniwala sa kanya. Kilala ko si Angela. Paano kung binayara lang itong asawa mo ng competitors ko? Halika na! Uwi na tayo at marami ka pang ipapaliwanag sa akin! In fairness sa inyong dalawa kanina, ang galing nyo, ha? Para kayong mga totoong artista na ma-acting-acting. Eh, syempre naman. Ikaw ba naman magkapahit ng ganito kalaking pera? Sigurado ka bang effective yan, ha? Madam, 101% effective to. Siguraduhin mo, dahil may bonus ka sa akin pag napatalsik mo si Angela. Alam mo naman ako'y pabor kay Angela. Pero minsan eh, hindi tayo dapat maging bias sa ating desisyon. Dapat maging tuwid ang ating katwiran. Huwag tayong maging bias. Yan lang naman ang sa akin. What do you want me to do? Tanggalin mo si Angela. Is that your final recommendation? Sinagot lamang kita. Sinabi ko lang sa'yo kung ano ang makabubuti. It's up to you to decide, Benedict. Mabuti pa nga, mag-resign ka na sa trabaho mo na yan. Dahil puro na lang kamalasan na nangyayari sa'yo dyan. Minda, tama na yan. Tigilan mo na ngayon pagdadabog. Nalalanta na yung mga gulay. Para natin may ibibenta yan. Nakakainis na kasi. Para namang sinasadya na may mga nangyayari sa anak natin eh. Ma, ayoko mag-resign. Napagbintangan lang naman po ako dun eh. Ikaw lang may sabi. Na narinig mo, natatanggalin ka na ng may-ari. Bakit di mo unahan? Mag-resign ka na! Ay nga to. Hindi madali ang pinagagawa mo kay Angela. Prinsipyo ang pinaglalaban dito. Kapag mag-resign siya, nangangawlaga, nag-guilty siya. Oh. Inang, aanhin mo ang prinsipyo kung ginugulo ka naman. Tsaka gagawin niya ni Angela para sa ikatatahimik ng buhay niya. Isa pa, pwede siya tumulong sa amin sa palengke. Pero Dad, marami akong natutulungan na tao sa ginagawa ko. Napapagaling ko yung mga idinadaing ni ng sakit ng katawan. Nakakatawa nga po eh. Nakakataba ng puso kapag nagpapasalamat sila sa'yo. Dahil kung hindi ko daw po sila napagaling, hindi sila makapaghanap ng trabaho para sa pamilya nila. Kapag ganun, Dad, naalala ko rin yung pamilya natin. Nung nagkasakit kayo, katulad mo rin sila. May pamilya rin umaasa para sa kanila. Kaya pag ganun na napapagaan ko yung nararamdaman nila, natutuwa ako at nagkakaroon sila ng panibagong lakas para sa pamilya nila.
Magandang araw po, sir. Oh, babe. Hey, babe. Ano? Kamusta daw yung likod mo, sabi ng doktor? Yun. Normal naman ng x-ray. Sabi ng doktor, muscle tension. Therapy na lang kailangan, so pupunta na lang ako ng spa. Eh, hindi. Huwag ka na pumunta sa spa na yun. Oh, bakit naman? Magagaling ang therapist nila. Eh, hindi, kasi, babe, may kilala akong mas magaling. Papuntahin ko na lang dito sa bahay. Huwag ka na lumabas. Pero... Babe, believe me, mapapagaling ka nun, okay? Whatever you say, babe. Sige, tatawagan ko na. Oh, sige, pag-imbis lang ako. Hello, Berna. Sir, sorry po talaga sa nangyari. Katulad po na sinabi ko sa inyo, maiintindihan ko po kung tatanggalin niyo ako dito. Hindi, Angela. Hindi kita tatanggalin. Doon na iniwala sa sinabi ng customer natin. Sir, salamat po talaga. Hindi po kayo nagkamali ng paniniwalaan. Hindi ko po talaga magagawa yun. Nagawa ko lang po talaga yung trabaho ko na maayos dito. Saka, hindi ko rin naman po madudungisan yung pangalan ng kumpanya nyo. Hindi naman po kasi ako pinalaki ng mga magulang kong sinungaling eh. Alam ko, Angela. Kilala kita. Kaso, sir, si Lolo Dudes po. Okay lang po ba sa kanya mag-stay pa ako dito? Alam mo, si Lolo Dudes, huwag mo na lang siya intindihin. Basta gawin mo yung trabaho mo ng tama, hindi mo na siya kailangan problemahin. Sir, salamat po talaga. Salamat po. Dahil po sa binigay niyong pagkakataon sa akin, may pagpapatuloy ko pa rin po yung pagtulong ko sa ibang tao. Salamat, sir. Kailangan niyo ulit, mantawagan niyo lang ako anytime po, ma'am, ha? Sige. Salamat ulit. Oh, babe. Kamusta pakiramdam mo? Pakiramdam ko? Lalo yata nabugbog yung likod ko, eh. Hmm? Bakit naman? Kasi naman, mali-mali mga pressure points niya sa akin. Eh, imbis na mawala yung sakit, lalo pa ata nadagdagan. Alam mo, babe, siguro talaga dapat ka nang mag-day off. No. I have a dinner meeting tonight with one of my board of directors. Kaya kailangan ko pumasok, babe. Imbis na ako, ah. Sa'yo, hindi ka matatanggali. Correct. Yes. Eh, ang dami naman kasing aberyang nangyari sa akin, di ba? Ay, naku, wala ka namang kinalaman dun, no? Ay, tama ka. Correct. Wala. Nasa ka mahalaga. Importante. Malakas ka kay Sir Benedict. Correct. Yes. Diba? Oh, yeah. Hindi. Ayokong isipin nyo at ng iba dito na inaabuso ko sa Sir Benedict. Saka hindi ako malakas sa kanya. Eh, patas lang talaga siya at hindi siya naniwala dun sa lalaki. Ay, naku. Tama na nga yan. Alam nyo, mag-celebrate na lang tayo. Ayan, tama ka dyan. Uy, Angela, magpano ko naman? Magpa-buffet ka naman. Ah, buffet. Oh, oh. Buffet lang pala. Oo naman. Ay, talaga? Okay, no? Tara! Tara, fishball tayo. Fishballs? Pwede na yun. Lito, all you can do. Lito na. Okay na nga. Sige, halika na. Okay na yun. Pwede na yun. Ha, ganun pala, ha? Uy, Angela.
Angela, thank you sa paglibis namin. Oo nga, Angela. Sana maulit, ha? Ano ba kayo? Wala yun. Basta may tip ako, lagi kayong kasali dun. Sabi nga nila, di ba? Share, tapos count din yung blessings mo. Nama. Thank you. Bye. Oo, sige, kain lang ha. Damihan nyo pa. Kain pa nga ako. Let's yung babae niyan. Hindi ako nabigyan ng bonus ni Madam dahil sa kanya. Pal ng mukha eh. Tara, tara. Brown, kuya. Wow! Saya nyo ah! Alam mo, kanina, sobrang saya namin. Pero ngayon, nandito na kayo. Ako yung gana. Ouch! Berna, please. Kung naghahanap kayo ng away, huwag dito. Huwag kami. Yabang mo naman, porkit kapit to ko kay boss. Ano ulit yung sinabi mo? Ay, hindi mo narinig? Bingit eh. Kuya, dito mo na. Oo, diba? Pero lang, kuya. Oo, masarap. Kain ka pa, oh, mo. Gutom na gutom ka eh. Walang yak, ayos! Sarap yung prito mo, hands! Ano ba? Sarap prituhin eh. Sayang oh! Tatapon mo lang sa mga babaeng yun. Kumain na lang tayo ulit. Dip mo, dip yan. O kuya, sayang. Butik ba? Sorry ah. Okay lang? Oo, okay lang. Hindi na deserve yung mantika. Kaya nga eh. Kumain siya na. Sayang lang. Kaya? Sayang. Ito favorite mo, chicken ball. Yes, good evening din. Ana, paki-cancel naman yung meeting ko tonight, please. Oh, sumasakit na naman yung balikat ko eh. Sige po, Sir Gerald. Ako na pong bahala. Sige. Maraming salamat, ha. Okay. Good night. Itsura ng alembong? Sa totoo lang, pwede pang lumala ito. Mutya lang ba ng saging ang makapagpagaling talaga kay Gerald? Oo, dahil iba ang dalang kapangyarihan nun. Ano, kailan ko ba makukuha yan? Dalang medya na saging. Pwede na ito makuha. Talaga? Pwede ko na siya makuha? Saan? Sa bundok ng Cristobal. Makapangyarihan ang bundok na yon. Maraming kababalanghan ang nagaganap doon. Fes. Dapat ako makakuha nun. Eh, dapat lang naman, Lucille. Kung hindi sakali tayo matutulog kapag nawala yung gayuma kay Gerald. Bakit ganito? Tuloy-tuloy ang paglagas ng alembong! Gerald! Hello!
Hi, sir. May I help you? Yes, may ginagawa ba si Ange? Ah, wait lang po. Check ko. Parang bago ka yata dito, sir, ah. Ngayon lang ata kita nakita. Ay, hindi. Regular customer ako dito. Kaya si Ange lang laging gumagawa sa akin, eh. I see. Sige po, upo ka po muna. Okay, thank you. Thank you. Hello, Berna. Hello, madam. Andito po si Sir Gerald. Hinahanap si Angela. Sige, salamat ah. Busy talaga yung Angela na yun. Ayaw niyang tantanan si Gerald. Nasa spa daw si Gerald eh. Kailangan na hindi makalapit. Umahawakan man lang ni Angela si Gerald. Si Gerald! Wala nang panahon, Lucille! Puntahan mo na si Gerald! Ilayo mo siya kay Angela! Kung hindi tuluyan ang mamamatay itong alembong! Sige na, anak! Sige na! Ano? Si Gerald ang customer ko? Nga! Nandun nga siya sa harap, hindi na ako pumunta, baka makitala ako. Sigurado ka ba, Chan? Oo nga. Tika, bakit parang ayaw mo? Ayoko na kasi magkagulo pa ulit. Angela, sige na, nakakaawa pa naman yung itsura. Alam mo ba, nung isang araw pa daw siya nagpapabuk dito. Mukhang sobrang sakit talaga ng likod ni. Oh, sige. Pero sa pagkakataon na to, magpapakilala na ako sa kanya. Aaminin ko na sa kanyang lahat. Tita Cora! Anong nangyayari? Anong gagawin natin? Parang tuluyan nang namamatay yung alembong! Lucille! Nasaan na ba si Lucille? Start na po tayo. Ma'am, sandali lang po, ma'am. Ma'am, hindi pa. Ma'am! Ano ba, aso? Ma'am, madali ako! Ma'am, kailangan ko po i-check yung bag niyo, ma'am. Tingin mo may bomba to? Hindi ako magnanakaw, no? Ma'am, kailangan po talaga, ma'am. Hindi talaga pwede. Malis ka! Ma'am! Ma'am, sandali lang, ma'am! Sir, tatanggalin ko na po yung robe niyo. Layuan mo siya! Babe! Ano ginagawa mo dito? Para i-booking sa'yo na niloloko ka ng masahista mo. Yung sinasabi mong Ange, yan si Angela! Iisa sila! Angela? Hindi ko yung Ange nakita ko! Gerald, papaliwanag ako. Gusto ko talaga sabihin sa'yo yung totoo. Angela! All this time na nagpupunta ako dito, niloloko mo pala ako? I'm sorry, Gerald. Huwag mo siyang mahawakan. Lumalas sa kanya! Babe!
Huwag na huwag mo siyang hahawakan! Wala ka na Sinabihan ko na yan eh. Sinabihan ko na natigilan na yung pagpapanggap niya pero hindi naman nakinig. Tama na, babe. Angela, bakit kailangan mong gawin sa akin to? Para saan pa? Diyan, dahil natatakot ako na lumayo ka kapag nalaman mo. Aaminin ko na masaya ako kapag napapagaan ko yung pakiramdam mo. Nawa mawawala yung sakit na nagpapahirap sa'yo. Siguro dahil mahal pa rin kita. Malandi ka talaga! Malandi ka! Malandi ka! Nasasaman! Babe! Tama na! Enough! Dito sa spa, gera na naman yan eh. Bakit na naman? Ano pa nangyari dito? Eh, sir, may gulo dito. Anong gulo? Hindi ko alam, sir, pero ang punot dulo nito si Angela. My God, si Angela na naman! Babe, tayo na. Huwag na tayo magkasaya ng oras dito. Sister, huwag kang magalit sa akin. Pagkatapos ang ginawa mong panloloko sa akin, sasabi mo sa akin na huwag kang magalit! Sister, alam ko may kasalanan ako. Pero alam mo, dahilan kung bakit ko nagagawa yun. Ano ba talaga balak mo? Ha? Angela? Ange? Hanggang kailan ko talaga ako lulokohin? Kung ikaw marinis ang intention mo sa akin, hindi mo ililihim sa akin na si Angela at si Anja ay isa lang! Salamat na lang kung napagaling mo ako. Pero kahit gaano kalinis ang dahilan mo, niloko mo pa rin ako! Tayo na, babe. Tayo na! Desperada! Sa'yo, ihiwalay mo ang love life mo dito sa ating negosyo. Yun lang naman eh. Sir, huwag na po kayo magtalo. Ako na lang po yung aalis. Basang-basa na talaga yung papel ng Angela na yan. Sinabi mo pa, sunod-sunod na kamalasan niya. Sorry siya, kinalaban niya ako eh. Bakit? As if naman may kinalaman ka sa mga kamalasan niya. Baka na ako lahat yun, no? What? Natatandaan niyo yung mag-asawa na nagwala dito? Akong tsaba ko yun. Tapos si Madam Lucille, ako yung contact niya dito. O, di ba? Nagigilty ako. Kasi ang dami mo na itulong sa akin at sa pamilya ko. Pero puro problema at gulo lang binigay ko sa inyo. Siguro mas makakagaan sa loob ko kung pagbibigyan mo na rin kagustuhan ng lolo mo, gulo lang ang dala ko sa kumpanya niyo. Hindi ka titigilan ni Lucille hanggat naalalaman niya nagkakasama kayo ni Gerald. Kaya nga talaga dapat, iwasan mo na yung Gerald na yan. So yun si Angela yung nagmamasahe sa'yo pero hindi mo alam na siya? Kasi kahit hindi ko alam na siya talaga yun, sabaw si Angela pa yun nasa isip ko. Ibig sabihin lang yan, pare. Hindi mo pa nakakalimutan yung ex mo. Hindi kaya mahal mo pa rin siya. Tapos na ang gayuma habang nangihina ang alembong. Alagaan mo sa bulong si Gerald. Kung wala kang pangbayad, ay naku, kukunin ko lahat ng paninda mo. Sasabihin niya na lahat ng mga paninda niya. Walang pangbayad eh. Uy, ano ba? Uy, huwag niyong hawakan yan. Please lang. Alam niyo ba kung nasan mismo yung mutya ng saging? Kailangan natin hintayin gumabi. Doon pa lang natin tumakipita. Marami kayong mag-aagawan sa mutya ng saging mamayang gabi. Pero ang pinakamagaling at ang pinakatuso, siya ang mananalo.